vlogger, my God. Wall of freedom. Art design. Chuchu. Ni Lennon. Dan Lennon. Stress yung effort dito. As morning, sis. Good morning, guys. 8:43 na ng umaga dito. Nagpe-prepare na kami ng breakfast. Bumili kami nung rice na ganito. So, iluluto ko siya ngayon. Iluto na siya ng kapatid ko. Nilagay niya dito. Halit tatlong ganting nilagay niya. Hindi pa siya luto. Kaya ibabalik ko muna ulit yung dalawa. Breakfast namin. Scrambled egg tapos boiled eggs. Tapos ito na yung kanin na niluto namin. Di ba nabikita ko? OOTV! Day 2! Oh, lucky. Good morning, guys. It's our day 2 here in Prague. And pupunta kami ulit ngayon sa Charles Bridge kasi kahapon madaming tao and madilim na din kaya magpipicture lang kami ngayon doon. Sunny day. I love it. Oh, wow. Hindi naman masyadong malamig. Ngayon ko lang na-appreciate to. So beautiful. Dito sa ano sa katedral ng Praga. Bago kayo pumasok may checkpoint pa. Kailangan mong ipakita yung laman ng bag mo tapos ilagay mo sa mesa yung mga metal things na meron ka. Gusto ko lang mag-take over. So, hi guys! Galing kaming Prague Castle or St. Vitus Cathedral. Bumaba kami ng Malostranskata yun. Kumuha kami ng tram doon. Tapos bumaba kami dito sa Elichova and 4 minutes dito na kami sa Lennon Wall. Lennon Wall. Wall of Freedom. Sama tayo. Art design. Chuchu. Ni Lennon. John Lennon. I don't know how to vlog. So, ako mahilig ako sa mga plants and vases. Tapos ang gaganda lang. I'm so in love. Hey guys! Nandito kami ngayon sa Petrin Hill. Bibisitahin namin yung sarili nila ang Eiffel Tower. Reverse one. So silver swan. Puta sa Baltava River. 1:57 PM na. Wala pa kami lunch. Gutom na kami pero picture is live. Wrong address. Iba yung na-search ko kanina. So ngayon, babalik kami doon kung saan kami nanggaling. Thank you.
bakal. Kasi ito yung kakainin namin. Goulash soup. Main dish, Hungarian goulash. Tapos, yan yung kanyang. Beef braise in Savoy cabbage. Ito na kami ngayon sa River River Swan. Silver Swan. Kanina nakadalawa kaming maling train na sinakyan. Nawala. Nawala kami tapos nagpalit kami ng pera and then kumain kami sa lokal. Yung kinain namin para siyang ano, kaldereta yung lasa niya, parang ganon. Masarap siya. Tapos may parang puto yung siopaw yung nasa gilid niya. So yun. Oh my god, ang dami. Ngayon pa lang kami kakain ng Gradle Lake. According to Anne's guide ng YouTube, hindi ito yung traditional nilang dessert. Hindi nila traditional dito yan. Hi guys! We're back in our apartment. And fill upan ko yung voucher namin. Kailangan nila yung surname, first name, date of birth, passport number, tapos yung address namin abroad. So hi guys! Tulong yung kapatid ko. And iluluto ko na itong bowl noodle soup. Kimchi flavor. Gabi na, mag-11 na, pero nandito kami ngayon sa Plaza Wenceslao. Umibili siya ng kakainin niya. Patlong. Yeah. Alis na kami ngayon. Nag-check out na kami. Uy! Good morning, guys! Nandito kami ngayon sa street ng Dancing House. Nadala namin yung maleta kasi 11 a.m. yung check out. And ayaw na din naman namin bumalik doon. Kaya dinala na lang namin. Tapos ipapatago na lang namin yung baggage namin. Pero tatanungin muna namin kung magkano ang presyo. So, naitago na namin yung maleta namin dito sa Easy Locker. Malapit siya sa John Lennon Wall. 4 hours yung kinuha namin. Less than 10 euro for 4 hours. Ngayon, kakain na kami. Magtitingin na kami kung saan kami kakain. Tayo na kami ng train ulit, ay ng truck. Nandito kami sa Malos Trans Kenamesti. Baka kami sa Narodni Trida.
So, kahapon bumili kami ng kit. One day. Valid for one day. Unlimited na siya. So, isang beses mo lang siya i-validate. Tapos, ano na, pwede ka nang sumakay kahit saan. I like it. Kahapon, nasulit talaga namin yung ano, yung unlimited. Masyado naming inabuso. Kasi nga na, naligaw-ligaw kami. Last day na namin ngayon dito. Pero, destination namin is Budapest na. Makikita natin ngayon yung ulo ni Kafka. Yan. Oo. Kafka. Soup. Meatballs. Vegetables, meatball soup. Tapos may tinapay na siya. Pasta na naman siya. Tapos ako, mozzarella sandwich. Dito kami bumili ng souvenir kagabi. Buy Old Town Square. Buy clock. Buy clock. Buy Starbucks. Buy hot dog. Ha? Hot dog. Ito na yung last destination namin kasi... Hi, hirap maging vlogger. My God. Dito na ulit kami sa chain bridge. Sa Charles Bridge. Yung dulo nito, yung Malastrana, nandun yung maleta namin. So, nag-iya na siya na pumunta dito para picture-picture na naman. Hi guys, nandito kami yan sa McDo. Paalis na pala kami ng McDo. Hinihintay ko na lang yung kapatid ko kasi nag-CR siya. Gusto ko lang sabihin na yung McDo dito malapit sa may Charles Bridge. May bayad. Ba't ganon? Hindi siya public. May bayad siya, 10 crowns lang naman. Hindi ko lang in-expect na may bayad yung CR nila dito. Kukunin na natin yung maleta namin. Enter access code. Welcome to Easy Locker. Enter your locker number. Enter your access code. Thanks for using Easy Locker. Thanks, Dave. May 36 na locker sila, small, medium, large. May mga maleta kayo malalaki, or medium or small, pwedeng-pwede. So, easy lang siya. Hey guys, nasa airport na kami. Harap na din kami ng gate namin, gate D1. Nagutom yung sister ko kasi stress siya. Stress yung airport dito, as in. Nilabas namin lahat ng skincare namin, mga liquids, ganon. Ito yung mga charger, nilabas din namin. Pati yung plancha ng buhok ko, nilabas din. Yung face scrub niyang Rituals, tinapon nila kasi 150 ml siya. Kinakain niya yung sobra na ano, kinain namin sa Cafe Milani kanina. Hey guys! So, patapos na akong i-edit tong part 2 ng Praga vlog namin. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung experience namin dun sa airport nila. Yung last part is, nasa airport na kami. Kinikwento ko kung gaano ka-stress yung experience namin sa airport. May isa pa akong hindi na i-vlog, hindi na ikwento kasi nga sobrang stress na ako noon. Maiyak-iyak na ako. Di nasa gate na kami noon. Tapos papasok na kami, nakapila na lahat. Ay hindi. Bago pala pumila lahat, nagbibigay na ng tag ata yun yung tawag doon sa maleta, yung ganon. Tapos sabi ng lalaki, kailangan daw namin siksik dun sa, ay yung ticket kasi namin basic lang. Yung airlines na yon is kung yung basic ka lang, isang maleta lang dapat. Eh, wala ka dapat extra bag, ganun. Eh, kaming dalawa ng sister ko, may backpack pa kasi kami. Yung sa kanya, naisingit niya dun sa maleta niya. Yung sa akin, hindi ko na talaga maisiksik noon. Tinatry ko talaga siya isiksik, pero hindi ko talaga maisiksik yung bag ko. Yung bag na gamit ko is Longchamp na bag na backpack ko. Laman lang nun is yung iPad ko, tapos yung makeup kit, and yung mga passport, yung ganun lang. So, sabi ko na lang, bahala na.
magbabayad kasi ako na 50 euro pag nakita niyang dala-dala ko pa yung backpack ko. So sabi ko na lang, magbabayad na lang ako kasi nga hindi ko talaga maisiksik. Tapos stress na ako. So yun, pumila na kami. Siguro mga nasa third to the last kami sa fila. Tapos dalawa kasi sila. Yung isang lalaki yung nagsita sa amin, tsaka yung isang mabait. Nagsita sa aming lalaki, may naka alitan siya. So medyo nagkagulo dun sa side niya. Kabila naman yung kasama niya, okay naman. So kinakabahan na talaga ako kasi feeling ko talaga magbabayad na ako ng 50 euro. Syempre sayang din yun, 50 euro din yun. Hanggang sa nakikipag-usap pa rin yung nagsita sa amin na lalaki sa isang passenger din. Nandun kami sa kasama niya. Hanggang sa nakalusot naman ako. Yon, sa awa ng Diyos, nakalusot naman. Hindi ako nagbayad ng 50 euro. Nung papasok na kami sa aeroplano, eh kasi nga third to the last kami, parang ganon. Puno na yung mga ano, yung lalagyanan ng maleta. Kasi stress na naman ako kung saan ko na naman ilalagay yung maleta ko. Sabi ng flight attendant sa akin, maghintay muna daw ako kasi naghahanap sila ng space. Kung meron pang space. Kasi hintay naman ako sa pinakadulo. Hanggang sa wala na silang makita. Sa akin ng flight attendant, ilagay ko na lang yung maleta sa pinakadulo ng ano, ng yung pang 33 ata o 35 na upuan. Kasi wala namang tao dun. So, libre yung space na yon. So, iniwan ko dun sa baba yung maleta ko. Tapos, may space din dun sa tabi ng sister ko. Umupo na lang din ako dun. Or magkatabi ata kami nun. Hindi ko na maalala. Lapitan naman ako ng flight attendant. Sabi niya, huwag ko daw iwan yung maleta ko dun. Upo na lang ako sa pinakadulo kasi nga solo ko naman. So, yun. Wow. Umiyak-iyak talaga ako nung araw na yun. Pero, okay naman. Experience na din. Yun lang yung kikwento ko sa inyo. Tsaka para lang may maidagdag ako sa vlog na to. Kasi wala din akong outro ng araw na to. Hanggang dito na lang tong video na to. Thank you guys for watching. Bye!